Okay, our discussion for today is chapter 21, electric charge and electric field. So if you notice in your textbook, we're in the part of electromagnetism in university physics. And you should consider it as the end game, because our last topic is all about electromagnetism. We will not discuss about optics, we will not discuss about modern physics. The last topic that we will discuss is all about electromagnetism. Okay, for chapter 21 is electric charge and electric field. Yun ang una natin i-discuss. Okay, same format tayo. Puro summary na lang. Para mabilis yung discussion. Mabilis lang talaga ngayon ang discussion. Mapatagal lang sa mga cheating ng mga estudyante. Okay? So, first topic is electric charge, conductors, and insulators. So, for an electric charge, there are two kinds of charge. Alam nyo na yan. Positive and negative. If two charges have the same sign, they repel to each other. If charges are in opposite sign, attract. Yun lang importante tatandaan nyo. Kung babae, lalaki, nag-attract. Kung lalaki, lalaki, nagre-repel. Unless kung bakla yung dalawang lalaki o isa, bisexual, homosexual. Pero yung charge natin, walang LGBT. So the same charge, repel. And the opposite sign is kung tulad nun, babae lalaki, mag-a-attract. Positive, negative, mag-a-attract. Kung babae, magre-repel. Kung lalaki, magre-repel. Dali lang tandaan. Tandaan nyo lang yan. Yung example ko, without the knowledge of yung LGBTQ, walang LGBTQ sa electric charge, electromagnetism. So, yun lang tatandaan nyo. Yung conductors and insulators, alam nyo naman yung conductors. Conductors are in which charge move easily. It allows flow of electrons. And sa insulator naman, does not allow the flow of electrons. Same din naman yan sa heat energy na tinuro natin. Yung goma, papansin nyo sa mga may init na bagay, yung goma is matagal uminit. Insulator yan. And conductor is yung bakal. Yung bakal, madaling uminit yan. Pag na-expose sa init, kaya mataas yung thermal conductivity nila. Okay? Next. Coulomb's law. Yung Coulomb's law is sinasabi kung ano yung force na nangyayari sa charge. Sir, paano po nagkakaroon ng charge? Sabihin natin, at point A charge, positive charge, at point Q1 kasi ang ating representation ng charge. Okay? Positive to. Positive. Ano mangyayari dyan? Both positive charge. They repel. Kita nyo to. Nag-repel. Yung pag-repel na yan ay may force. May electric force yan. F2 on 1, the force 2 on 1, and the force F1 on 2. Kung positive naman, and negative, opposite sign, ay opposite charges, mag-a-attract. And yung direction nila is toward each other. Kita nyo to, itong charge to ay papunta sa positive, ito naman ay papunta sa negative. So, paano natin malalaman yung magnitude ng F, the Coulomb's law? So, the Coulomb's law, ito yung formula. Sasabihin ko sa inyo, ito is the absolute value. Kasi hinahanap lang kasi is magnitude. Kasi kung Q1, if example natin to yung pangalawa, yung Q1 natin is negative. So, hindi mo na ilalagay yung negative Q1 na charge. Okay?
isulat mo lang positive na kasi absolute number lang naman. Q1, Q2 over R2, R square. What is the R? The R is the distance between the two charges. Okay? Ito lang yung formula. Next, itong kita nyong 1 over 4 pi e sub o, yung e na parang Greek letter. Ito yung value niya. Pero for our problem, ang gagamitin natin is 9.0 times 10 raised to 9. Uulitin ko ah, para hindi tayo magkamali. 9 times 10 raised to 9. Newton, meter square, over column square. Hindi yan Celsius, column. So, may bago tayong unit. Yung column is the electric unit of the electric charge, yung Q1 and Q2. Yan ang column. Okay? Kung di nyo matandaan, tingnan nyo na lang sa sample problem. Okay? Kung anong ginamit sa sample problem, yun na lang gagamitin nyo. And isa pa, pansin ko, yung sa long quiz for nyo, sa instruction, for the values of density, coefficient of expansion, and specific heat, refer to the tables given in your university physics. Kung gumamit ka ng density aside sa libro, siguradong mali ka na. Okay? And may mga nahuli akong mga estudyante na hindi ginamit yung value sa libro. I don't know kung saan nila nakuha. Pag-search ko din sa internet, di ko din nakita yung values na yan. So, yan yung isa pang tinitingnan ko na pwede kong consider as cheating. Pero, weak case pa lang kasi yan. Di ko pa napag-aralan. So, kung yung density nyo is na kinuha nyo, other than the book, eh siguradong mali na yan. Paswerte yan na lang kung yung nakuha nyong value is the same from the book. Okay? So, yun na. Tapos tayo sa column slope. Mabilis-bilis lang to. Next is electric field. So, sa electric field is a vector quantity. It's the force per unit charge exerted on a test charge at any point. A electric field produced by a point charge is directed radially away from or toward the charge. O, alin din, may sinabi dito. Yung electric field daw, pwede daw, yung electric field produced by a point charge, pwede daw radially away from the charge or toward the charge. Pwede palayo, pwede palapit o papunta sa charge na yun. So, ang formula ng electric field is E. Ang E is a vector quantity, kaya may arrow. E is equal to F sub O, the force, sa Coulomb's law, over Q sub O, which is the test charge. Yun ang formula lang ng E. Very simple lang naman. Ang tanong, saan ba papunta si E? So, tingnan muna natin tong image para malaman natin kung saan yung direction ni electric field. Example ito. Itong Q, capital Q. Itong capital Q may mga positive charges. Sabihin na natin na i-cover lang natin tong Q. Kunwari wala, hindi natin kita, pero andyan siya, nakatago. Para tapos naglagay tayo ng test charge dito. Positive test charge. Okay? Imagine niyo, hindi natin nakikita yan na Q. Hindi natin ito nakikita, nakakover. Sabihin, takpan natin ito ng nakatakip ito. Hindi natin nakita. Pero alam natin may charge. Pero di natin alam kung ano. Okay? Naglagay tayo ng positive test charge. Positive test charge. Saan pupunta ang F, yung force? Papunta sa right. Bakit papunta sa right? Kasi positive to. Positive. They repel each other. So, palayo. Itong F, palayo yan. Alin yung direction ni electric field?
Ang direksyon ng electric field ay the same sa direksyon ng force on a positive test charge. Okay? So, kung positive test charge pala, yung direksyon ni electric field ay parehas sa direksyon ni electric force. Okay? Paano naman kung nilagay mo negative test charge? Pag nilagay mo yung negative test charge, saan pupunta yung force? Pakaliwa. So, the left. Why? Because opposite sign attract. Positive yung Q, which na di natin nakikita. Negative yung test charge natin, di siyempre magkaibang sign, nag-attract. So, papunta yung FO, papunta sa left. Saan ang direction ng electric field? Ang direction ng electric field is the opposite of the direction of the electric force on a negative test charge. Yun lang ang tatandaan nyo. Kung yung positive test charge, kung saan pumunta yung force, kung saan yung direction ni force ay the same sa direction ni electric field. Kung nag-negative test charge tayo, ang the direction of the force is the opposite of the direction of the electric field. Tatandaan nyo yan. Okay? Yun ang ating topic lang. Yan ang topic natin for today. Madali lang, tatlong topics lang. Kasi next topic is sample problem. The sample problem is dalawa lang. And mabilis lang. Okay? So if you have any question, pwede kayong magtanong. Sir, excuse me po. Pwede po pabalik dun sa slide po, kanina pong slide. Apo, kinakopya ko po kasi yung formula. Sipag mo naman, i-upload ko naman yan. Tapos nasa libro. Para mas maalala ko po, sir. Okay. Sino? Wait lang. Okay, si Mr. Rodriguez. So yung style niya na kinakopya niya sa papel para memorized is a very good way to retain the formula. Sinusulat. Kung tinitingnan mo lang is hindi. Maganda yan na sinusulat. Sabihin mo kung tapos ka na. Kasi mabilis lang tong lecture na to. Okay na po, sir. Salamat po. Okay. So, yun. Balik tayo. Fast recap lang. Para sa hindi nakaintindi o nagtutulog o naglalaro ng Valorant, kung Mobile Legends, Call of Duty. Kasi madali lang kasi yan. So, yung sa charge, electric charge tayo, may positive and negative. Opposite sign, attract. Same sign, repel. Yun lang tatandaan natin. Pangalawa, Coulomb's law. Same lang din naman. Tinuro ko lang sa inyo. Yung Coulomb's law is para mahanap nyo yung magnitude ng force. Kasi yung force kasi is yung nagre-repel o nag-attract. Okay? So, yung pag-positive, kung same sign, negative-negative, positive-positive, yung force nila is nagre-repel. Tumalayo sila. Then, yung magnitude niya is itong formula na to. Ulitin ko, absolute value yan of Q1 and Q2. Q1 and Q2 is in columns. Yun ang unit. Then, yung 1 over 4 pi ganitong constant, because that is a constant, hindi 8.988 gagamitin natin. 9.9 times 10 raised to 9 newton meter square over coulomb square. Then the next is electric field. Electric field is E is equal to force na nasa Coulomb's law over Q sub O. Q sub O is a test charge. Kung ano yung charge na pinili mo, is the test charge. Sir, saan po yung direction ni E? Kung positive ang test charge mo, the same direction kay E. Ay yung same direction lang sila ng F at E. Kung negative test charge yung ginamit mo, opposite direction sila. Okay?
So, punta na tayo dito sa problem na to. 2-point charges, Q sub 1 and Q sub 2 are held in place 4.50 centimeters apart. So, ito si Q sub 1, isang charge, isang point charge, and isang charge din, Q2. They are 4.5 centimeters apart. Another point charge, Q, capital Q, kasi malaki. Negative 1.75 micro coulomb. Alam nyo ba yung micro? Yung parang U. Ang micro is 10 times micro 10 times 10 raised to negative 6. Yun ang micro. So, hindi nakalap. Micro yan. Of mass, 5 grams is initially located 3 centimeters from each of these charges. Kita naman sa figure. 3 centimeters ang distansya ng Q1 and Q2. And release from rest. Yung pagka-release from rest, you observe that the initial acceleration of Q is 324 meters per square upward and parallel to the line connecting the two charges. Find Q1 and Q2. Okay, yan ang ating problem. Sana naintindihan, okay? May Q1 and Q2 tayo, hindi sinabi kong positive or negative, hindi sinabi yung charge. Then, 4.50 centimeter apart, then, si Q andyan. Once released from rest, may acceleration sa pataas. And ang distansya nitong Q pala bago i-release is 3 centimeters. Okay? Find Q1 and Q2. Okay? So, sa given, ito, 4.50 centimeter, nag-Q1 ka, Q2, ito yung Q mo, ito acceleration mo, 3 centimeter, 3 centimeter. Your Q is equal to negative 1.75 micro coulomb. Your mass is 5 grams. Oh, hindi ko nabasa, sorry. Mass is 5 grams ng Q. Okay? And the acceleration is equal to 324 meter per second square. Ang required natin is Q1 and Q2. Ang unang gagawin natin is mag-Newton second law of motion tayo. Hindi naubusan ng Newton's law of motion. No? Laging may Newton's law of motion. Of course, because it is the law. Yung law, yung definition ng law is proven na talaga. Okay? Since my force, di ba yung Q natin is my force, my mass, and my acceleration, siyempre, nangangamoy Newton na yan. So, mag-Newton's law of motion tayo. Okay? Summation of F is equal to mass times acceleration. Yung sa summation of forces natin, sabi na lang natin muna na R. R which is the resultant. Sabi natin ng result. Yung summation of forces natin, sabi na muna natin siyang R. Capital R. R means resultant. Kasi di pa natin alam eh. R muna siya. Magnitude of the resultant. So, the mass is 5 grams. Di siyempre, convert mo into kilograms. Excuse me. Then, for every 1 kilogram, ay may 1,000 gram. So, cancel out si G. Then, yung acceleration niya is 324 meter per second square. Since pataas naman si acceleration, kasi yung pataas natin acceleration is positive eh. Yan ang sinusundan natin eh. E-positive siya. Kaya, 1.62 newtons. Yun ang ating resultant. Yun ang resultant ng forces at Q. For Q. Okay? So, mag-FBD na tayo. Para mahanap na natin kung alin yung mga forces na nangyayari sa resultant. Kasi alam lang natin is resultant eh. Diba?
kasi yung forces, yung formula kasing F is equal to mass, F force is equal to mass times acceleration, yung forces na yun is the resultant or the summation of the forces. Kaya nag-solve lang tayo is R. Okay? Ngayon, nahanapin na natin kung alin yung mga forces na yan. So, alin yung mga forces, ano yung mga forces? Gawa na tayo ng FBT, ng Q. Okay? Ito yung point 1, charge 1, charge 2. This is 4.50 centimeter divided by 2, 2.25 centimeter, 2.25 centimeter. At the halfway, kung asan si capital Q, ilagay ka dito, perpendicular line dito is magkakaroon ka ng right triangle. And mag-theta na tayo. Theta is equal to ganyan. Pares lang ang angle nila. So, hanggang doon muna tayo. Itong Q na to, may mga reaction siya. Yung capital Q, kung titingnan mo at capital Q, may reaction siya eh. May reaction yan. May forces siya. Depende sa sign ng positive and negative. Kasi kung positive yung point charge, kung positive o negative nito, alam na kung saan siya pupunta. Pwedeng papunta sa Q or palayo. Ito naman sa Q2, kung positive negative siya, pwede siyang palayo o palapit sa Q2. Okay? Huwag nyo munang isipin, huwag nyo munang titingnan itong positive-negative. Malilito lang kayo, huwag nyo munang titingnan. Okay? Ito muna tayo sa Q. Sa study natin about Newton's law of motion, the direction of the acceleration is the same sa direction ng resultant force. Tatandaan, baba? The direction of the acceleration is the same to the direction of the resultant. So, yung acceleration natin is pataas, di alam natin yung resultant force pataas man. So, nakita natin itong Q, naglagay na tayo ng arrow. Pataas, yan na yung resultant natin, which is the vector quantity kasi may arrow na, alam na natin yung direction, alam na natin yung magnitude. So, dito naman tayo. Paano mo nalaman yung direction ni force 1, ni force dahil kay Q1, and yung force 2 dahil kay Q2. Diyan na mapupunta yung analysis. And geography. Isipin mo, kung ito yung resultant force, kay Q1 muna tayo. Kay Q1 muna. Kung ito yung resultant force, ito yung kay force F1. There are only two possibilities. Either pumunta sa doon, papunta kay Q1, or palayo. Alin yung mas probable na ang resultant niya pataas? Alin yung ang direction na magsasatisfy na yun ang resultant niya? Try mo natin to, palayo. Kung palayo siya, sa tingin mo yun ang resultant niya. Mali. Dito na siya. Okay? Dito naman, kung kay F2 naman, there are only two ways, possible direction ng F2. Palayo sa kanya, palayo kay F2, kay Q2, or palapit. Sa tingin mo, kung ito si F1, andito si F2, sa tingin mo yan ang resultant? Hindi. Ito na yung resultant, mali na siya. Sabi natin si F1 pupunta dito, si F2 pupunta man dito, ano mangyari? Ito na yung resultant, mali. Kaya ang mangyari, ito yung force ni F1, palayo kay Q2, and si F1 ay palapit. Okay? So, yun ang direction ng force 1 and force 2. Naintindihan ba? Pwede naman magtanong kung hindi maintindihan. Ano ba yung sign ni Q1 and ni Q2? Na alam na natin yung direction ng force 1 and force 2. Yung Q, based sa given, yung Q is negative. So, yung capital Q is negative charge. So, negative to. Negative si Q. Tingin tayo kay Q1. Kay force 1 is papunta kay Q1. Negative siya. Lumapit siya kay Q1. Ano yung ibig sabihin?
opposite sign. So negative, ano yung opposite ng negative is positive. So Q1 is negative, is positive na. Next is F2, kay Q2. Nangyari kay Q2 is lumayo si F2. Lumayo si F2. Negative, lumayo, parang lumayo siya. Anong mangyari? Anong sasabihin mo? Same sign. So negative, so Q2 is negative. Yan, dyan natin nakuha ang sign nila. Okay? And dyan natin nakita yung mga forces. Kasi yung forces is just, yung force is either repel or attract. Maglalayo sila or maglalapitan. Okay? So yun. So cosine theta is cosine is adjacent over hypotenuse. Adjacent is ito, 2.25, and the hypotenuse is here, which is 3 centimeters. So cosine theta is equal to 0.75. Kung isosolve nyo ulit yung theta, is 41.41 degrees. Okay? Naglagay tayo dito ng kalahati kaya naging right triangle. Okay? So, punta na tayo sa reaction of X. Mag-ano na tayo dito? Component method na tayo. Balik tayo sa vector, no? Hindi nagsasawa sa vector. Balik tayo sa vector. So, hanapin natin yung summation lang lahat ng X component. Okay? Balik tayo dito. F1, papunta dito. F2, papunta dito. May angle siya dito. Almost the same dito. Bakit? Tingnan nyo na lang. By trigo. Makikita nyo yan. Equal sila. And here naman is equal naman sila dito. Okay? Yun ang angle natin. So, for X component, hindi ko muna ililipat. F1, ano yung, since F1 is to the right, is positive. So, F1, ano yung trigonometric function gagamitin? Andito yung angle. Adjacent, opposite. Ano yung opposite? Pag-opposite. Sine. So, F1, sine theta. Okay? Minus F2. Ano yung value, ano yung angle ni F2? Opposite man giraray. F2, sine theta. Tingnan nyo to. F1, sine theta minus F2, sine theta. Okay? Uulitin ko ulit sa inyo yan. Hindi yan nakadepende dahil X ay cosine, may magsasine ka na. Dahil Y ay magkocosine ka na. Pwede magbaliktad. Nakadepende kung anong angle yung gagamitin mo. Uulitin ko ulit yan. Okay? Since yung sine theta is pares lang naman, factor out, then ilipat mo sa kabila, makakancel, zero, masasabi natin is F1 is equal to F2. So, yung forces ng 1 and 2 are equal. Okay? Punta naman tayo sa resultant in Y. Magko-component method naman tayo in Y axis. Tingnan nyo yung punta to. F1. Lahat naman sila pataas, kaya F1 plus F2. Pero may angle. So, F1, force sub 1, ano yung angle natin? Ito yung angle natin, then adjacent. So, adjacent is cosine. So, F1, cosine theta, plus F2, cosine theta. Bakit? Adjacent lang sila. Sana nakikita sa laser point. Okay? Adjacent lang sila. Yun. F1, cosine theta, plus F2. Ba't ko sinulat F1? Kasi F1 is equal to F2. Para iisa na lang yung variable natin. Okay? So, F1 cosine theta plus F1 cosine theta. Like terms naman sila, same variable. Pwede mong i-add to F1 cosine theta. Nilipat ko sa kabila. Kasi yung left side kasi maganda kapag naghanap ng unknown. Ina-isolate mo yung unknown. Then, lipat mo na sa kabila si 1.62 newton, which is yung RY. Okay? Kalimutan ko pala. Bakit zero itong RX? Kasi yung resultant force natin is pataas lang naman. Ang resultant natin is pataas. So, zero na yung X. And sa RY naman, ang resultant lang natin is pa,
pataas eh. Kasi yung direction ni acceleration and the acceleration is the same as the direction of the resultant. So, 1.62 newtons. Kaya, 1.62 newtons ang nakasulat. Okay? Then, isolate. Cosine 2, cosine theta. 2 cosine theta. Take note nyo na lang. Isulat nyo na lang sa papel. Mag-solve nyo lang kayo ulit. Then, 1.62, 2 cosine theta is 0.75. Ito, dito, kaya 0.75. Ito. Pero yung lagay mo, cosine 41.41 degrees. Kayo bala, pares lang naman yan. Okay? So, F1 is 1.08 newton. Maraming erasure dito. So, I suggest na lang na gumawa na lang kayo ng copy nyo para nasusulat nyo sa papel and habang nyo sinusulat sa papel, naintindihan nyo. Okay? Mas maganda kasi, habang pag nagsusulat, pag nagkokopya kayo ng solution based sa lecture or kung ano man yung topic na pinag-aralan nyo, pagkopya ng solution is make sure every step, pag nagkopya mo yung isang step, naintindihan mo kung bakit yan ang sinulat. Kasi kung ginagawa mo yan, di mas maintindihan. Isang way din yun sa pag-aaral. Kesa naman sa kopya ng kopya, kopya ka ng kopya, kopya ng kopya, hindi mo na double check, hindi ka wala matututo. Kinopya mo lang. Okay? So, F 1.62 newton over 2 times 0.75, your force sub 1 is 1.08 newton. Then, rapin na natin to. We will use the Coulomb's law. So, F1 is equal to K. Ito nga pala, itong value na to, yung 1 over 4 pi e sub o, nilalagay lang yan constant k. Nilagay, k ang ano yan. K? Letter k. Kesa naman nilagay mo yung 1.4 pi ganun, k na lang. And ginamit na value is 9.0 times 10 raised to 9. Ulitin ko, ang gagamitin natin na value, 9.0 times 10 raised to 9. Newton per meter square, Coulomb square. Okay? Yun ang gagamitin natin. Then, 1.75 times 10 raised to negative 6. Since it is micro, micro is times 10 raised to negative 6. Yung capital Q natin is negative charge. Pero hindi na natin nilagay kasi hinahanap is absolute value. So, tinanggal na natin. Baka nagtatanong kayo, bakit wala na? Tinanggal na natin. Okay? Then, Q sub 1. So, itong 0.3, transpose, mahanap natin is Q sub 1 is equal to 6.17 times 10 raised to negative 8 Coulomb. Yun ang Q sub 1 natin. And Q sub 2 is almost the same lang naman. Kasi pares lang sila ng force eh. Force 1 is equal to force 2. Isolve nyo ulit. Yung R square is the distance between the two charges na nilalagay mo. Itong small Q and capital Q, ang distansya niya is 3 centimeters. Okay. Excuse me po, sir. Okay, ano yun? Yung unit po, dun po sa may solution po, yung K po, parang Newton meter squared over column squared po. Di po yung Newton per meter squared times column squared po. Ah, baliktad. Okay, thank you for pointing that out. Okay. Oh, baliktad nga. Pero, thank you sa correction. Pag mag-solve ko is, i-correct nyo na. Kasi sinabi ko maraming erasure dito. Okay? So, ang value is 9.0 times 10 raised to 9. Ulitin ko, ito yung gagamitin. Huwag gagamitin yung 8.9.
8.9889 na lang. Para madaling matandaan, 9 times 10 raised to 9, 99. Okay? Newton, meter square, column square. Check ko nga. Ah, oo nga, no? Tama. Kasi si meter square, makakancel. Oo. Tama, tama nga. Kasi ito kasi magbabaliktad, di ba? Itong pag minultiply mo dito, nilipat mo dito, magiging denominator siya. Magbabaliktad, reciprocal, hindi mo na makakancel. Oh, tama nga. Meter square, apat sa taas. Kasi meter square, ito si meter square, pababa, cancel. Then si column square, dito, column. Matitira isang column. Itong Newton, Newton man to, makakancel siya. Kasi bubaba muna dito. Kasi Newton, Newton, pababa, cancel itong column since nasa denominator, pupunta sa taas. Iisang column na lang siya kasi na-cancel ng isa. Column. Okay, yun. Thank you sa correction. Basta ang meter square nasa taas. Okay? Kung gusto nyo, i-check nyo na lang. I-solve nyo sa taas para mas maintindihan. Mas maintindihan nyo kapag nasusulat. Okay? Teka lang, ay screenshot ko lang itong Google Meet natin. Documentation sa na nagkaklase tayo. Okay? So, kung walang tanong, punta na tayo sa last problem. So, magkaibang size kasi yung sa libro eh. Next page agad. Next page is mahaba na yung length ng text. Okay, last problem. Two tiny spheres of mass 6.80 milligrams carry charges of equal magnitude. Nano coulomb. Nano is times 10 raised to negative 9. Yung micro is parang yung U, di ba? Yung U, yun yung micro. Times 10 raised to negative 6 yung micro. And yung nano is 9, negative 9. But opposite side. Di naman sinabi kung alin yung sign. Di alam kung alin sign. Basta opposite sila. Sinabi kasi dito, two tiny spheres of mass 6.80 milligrams. Ang charges kasi, kung iba ang shape niyan, iba ang formula niyan. Okay? Since sinabi lang naman is tiny, is we can consider that as a point charge. Tiny. Okay? So, two tiny sphere of mass 6.80 milligram carry charges of equal magnitude. Equal magnitude sila, binigay, pero opposite sign. Hindi sinabi. They are tied to the same ceiling hook, ito, by light string of length 0.530 meters. So, ito yung length. They are tied to the same ceiling. So, ibig sabihin pala, opposite sign, di magkadikit muna pala sila. Itong dalawa, magkadikit. Di ba? Magkadikit lang sila. When a uniform horizontal uniform electric field or may electric field that is directed to the left is turned on, papunta sa left yung E, ang nangyari, yung the spheres hang at rest with the angle theta between the strings equal to 50.0 degrees Celsius. Kung di nyo naintindihan, ang ibig sabihin niya, una kasi, habang wala pa si E, magkadikit yung dalawa. Bakit magkadikit? Malamang is opposite sign. They attract to each other. Nagkaroon na ng E, biglang naghiwalay yung dalawa. Dito and dito. Nagkaroon ng angle, which is 50 degrees. Which ball? Ang unang hinanap, which ball? The one on the right or the one on the left? Has positive charge. And letter B,
what is the magnitude E of the field? Okay? Sino ang makakahula kung alin dyan ang positive? Right or the left? Pero dapat sabihin nyo kung bakit. Sino? Sinong gusto lang maghula? Ulitin ko. Itong dalawa, opposite sign. Siyempre, pag opposite sign, they attract. Hindi na magkadikit yan. Connected sila ng string na yan. Pero may nag-on, dumating si E, si electric field. Ang nangyari, nag-separate sila. So, yung sa left, yung sa left bakit? Left. Sino yung nagsasalita? Bakit left? Mr. Madronio. Guess lang, sir. Kasi pag nilagay mo, sir, yung direction, sir, nung magnitude nung ipo, sir, nag-move po ng left, para mas malakas po, sir, yung parang force nung pass na sa left kasi naggalaw po. Ay, yung parang opposite po sila, sir, nung magnitude po, sir, nung ipo. Yung direction, parang positive, sir, nag-move po yung negative pa right po. Kaya sinabi ko, sir, yung positive, yung nasa left po, sir, yung positive. Kasi yung opposite po, sir, opposite po nung direction nung magnitude nung ipo, nung electric field. Ay, so positive yung left kasi opposite ng direction ng field, of electric field? Balik to, sir, the same direction po pala. Oh. The same direction. Okay. So tama si Mr. Madron. Yung left ang positive. Kunwari si Mr. Madron, kasama niya yung sabihin partner niya, girlfriend, boyfriend, ewan kung ano yung sexual preference mo, sabihin natin partner niya, magkasama sila. Tapos may dumaan ng E. Sabihin natin yung E is magandang babae, o chicks, basta magandang babae. Si Mr. Madronio, laman mo, yung left pala, napatingin kay letter E. Kita yung meme, di ba? Yung dalawang babae, yung may couple, tapos may duma na babae, yung lalaki, napatingin. Parang ganun din yan. Yun ang nangyari. And tama din si Mr. Madronio, kahit di ko pa na-discuss, malakas yung force ni E, kaya napalayo si left. Malakas yung force ni E, kaya napalayo si left. Yung left charge is napalayo. Hindi kaya ng negative yung attraction ng dalawa. Hindi kaya. Ibig sabihin, mas gusto pa ni Mr. Madronio yung ibang babae. Aside sa girlfriend niya. Example lang yun. Sasabihin ko, example lang yun. So, tama si Mr. Madronio. Itong charge is positive. Bakit? Sabihin natin ito yung test charge natin. Di ba sinabi natin, pag ang positive test charge, ang direction ng F is almost the same sa E. So, papunta dito, sumunod siya, kaya E. E and F, parehas, positive. So, tama siya. So, ito, ano lang naman ito, given, pag-aralan nyo na lang. Itong given natin, mass is 6.80 milligrams, length ng string is 0.530 meters, and the data is 50.0 degrees. Okay? Since E is to the left, E may arrow, kasi since, of course, vector quantity, the left ball must be positive to satisfy the angle theta made by the string. Kasi kung negative yan, hindi, mag-ano siya, mag-twist, hindi siya magkakaroon ng angle. Kasi mag-twist siya eh. Okay? So, yun ang A natin. Letter B is find the magnitude of Q1 and Q2. Since alam na natin yung positive, alam na natin yung negative, using the principle of electric field and pairing principle of ng bababae o ng lalaki. Yung physics, pwede mong ipattern kung saan-saan. Kung malakas yung imagination mo,
And also, pwede din yan a step para mas matandaan mo yung physics. Lalo sa heat transfer. Pagpunta nyo doon. So, FBD of Q1. Punta na tayo sa FBD of Q1. Q1 is ito, which is the left. Sabi natin yung Q1 is left. Yung positive side. Okay? Sinabi natin yung Q1, a tiny sphere, yung point charge is my weight. Siyempre, pababa. May pababa siya na weight, which is weight is equal to mass gravity. Next. The tension. Since naka-attach sa string, malamang tension. Diba pag may naka-attach sa rope, string, tension. Ito. Ano yung angle? Theta over 2. Bakit theta over 2? Sorry ha, malabo ang... Baka sa ngayon is malabo. Kasi nasa Google Meet tayo. Google Meet, pwede yung inyong resolution is mababa. So, baka din yung makita. Okay? Kinig na lang para once na nakita nyo na in clear, is may idea na kayo. Theta over 2, bakit? Kasi ito, theta natin to, yung dalawang string na nagkahiwalay. Hinati sa dalawa, so theta over 2. Alternating angle, trigonometry property, same angle siya dito. So theta over 2. Tension dito. Okay? Itong dalawa, ito yung distance, kasi ito yung point, ito yung Q sub 2 eh, di ba? Ito yung Q sub 2. R2, kasi R is the distance between the two charges. So, Q1 and Q2 are sub 2. Hinati kasi sa dalawa, kaya sub over 2. Okay? Kaya, ang value ng R is 0.448 meters. Sir, paano mo yung nakuha? Ito. Sine theta. Sine theta over 2. Dito. Opposite. R2. R2 over L. Try nyo na lang mag... Try nyo kung bakit yan nakuha. Ginamit yan is sine theta 2 is equal to opposite over hypotenuse. I-review nyo na lang. Okay? Balik na tayo dito. Kasi diniscuss ko muna is the dimension, yung weight, the tension, and the angle. Next. Since yung Q natin na Q1, yung positive, is pumunta sa left, and syempre, may force siya. Syempre, may force kung bakit nang pupunta sa left kasi pumunta yung Q1 sa left. So, ang force natin dito is F sub E. Erasure to, ah. F sub E. Force due to the electric field. Meron pang isang force. Yung force ng original. Kasi bago dumating sa electric field, meron siyang force sa Q. So ito papunta attraction. Kasi negative to eh. F sub Q, papunta sa right. Sana naintindihan ha. Kasi yung dito, may tension kasi nakakabit. May weight si charge, pababa. Yung original na pagsasama ng Q1 and Q2, meron to the right. Since napahiwalay, mas malakas yung aura, yung sa third party, yung E, napunta siya doon. FE. Okay? So, yun ang ating FBD of Q sub 1. Ito yung formula natin ng Coulomb's law. K, Q1, Q2, over R square. Absolute value to, absolute value of Q1, Q2 over R square. Then ito, FE is equal to EQ. Ang formula na niyan is sa electric field. Electric field is equal to the force over the test charge. E, ito kasing Q, na-transpose na to. Kasi over Q yan. Okay? Next, nabo. So, makinig na lang kayo kung hindi maintindihan. I-upload ko na lang tong picture na to. And isa pa, practice din. Kung hulaan nyo kung ano yan. Mas maintindihan nyo. So, nag-summation of Fy is equal to 0 tayo.
Mag summation of forces tayo, x equal to 0. T cosine theta over 2. Bakit theta over 2? Cosine because it is adjacent sa y. Adjacent is cosine. So T cosine theta over 2 is equal to mg. So shortcut na lang to. Yung kasi T cosine theta over 2 minus weight. Transpose mo lang yung weight is equal to mg. Pares, matindan nyo naman yan. Okay? Then, the next step is isolate mo na si tension. So, the tension is equal to mg over cosine theta over 2. Substitute the values. Hindi nyo nakikita yan. Kung makikinig kayo, take note nyo na lang kung hindi nakita. Itong mass is 6.8 milligrams. Milligrams ba? Oh, 6.8 milligrams. Milligrams is 10 times raised to negative 3. Naka-milligrams ha? 6.8 times 10 raised to negative 3 grams. Yun ang M natin. Times. Convert. Convert it into kilograms. Kasi kilogram yung SI unit natin talaga pag sa weight. So for every 1 kilogram, may 1,000 grams. So cancel na si gram. 1 over 1,000 times the gravity. Ang gravity natin is 9.8 meter per second square over cosine 50 degrees. 50 degrees over 2. Lalabas is 7.353 times 10 raised to negative 5 Newton. Try it. I-solve nyo na lang. Dapat yun ang lumabas. Okay? Nahanap na natin yung value ng T. Punta naman tayo sa F of X. So sa F of X, di ko na babalikan sa figure. I hope na imagine nyo na. Si FQ ay papunta sa right. So, positive siya. Si tension, sine theta 2, di ba yung tension natin, is yung string natin is papunta to the right? So, yung x natin is positive din. So, T sine theta over 2. Sine siya kasi opposite yung x component niya. Okay? Minus FE. Kasi yung force due to electric field papunta sa left. Kitang-kita nyo kung nasa way si Q1. To the left. Kaya minus FE is equal to 0. Then, susunod, isolate si T sine theta over theta over 2 is equal to FE minus FQ. F force due to electric field minus force due to the charge. So, T sine to kopya is equal to EQ. Saan to na ko yung EQ? Yung formula lang ng electric field. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung sa baba ng figure. Minus yung formula ng Coulomb's law where Q sub 1, Q sub 2 R square. The distance between them. Then, isolate mo na si Q. Si E. Kasi hinahanap pa si is the E. Okay? So, si E, anong ginawa dito? Okay. Ito, transpose mo natin dito. Kaya mag T sine theta over 2 plus K Q1, Q2 over R square. Over Q. Magiging plus na to kasi tinanspose. Over Q, binaba mo si Q. Gaya dito. Ano yung T? Yung tension, yung nasolve natin. 7.353 times 10 raised to negative 5 Newton times sine 25 degrees. Bakit sine 25 degrees? Kasi 50 degrees eh. Divided by 2, 25. So sine 25 degrees plus yung K natin is 9 times 10 raised to 9 Newton mali na naman. Newton meter square column square. I-analyze ko ngayong unit. So meter square, hindi magka-cancel kasi ito
paglilipat mo dito, pupunta siya sa baba. Dapat nasa taas siya. So, meter, meter, tama. Baliktad nga, meter square, cancel, cancel. Masitira si Newton, si Coulomb square. Coulomb square. Cancel. Cancel. Newton plus Newton over Coulomb. Yun. Di ba, pag nasanay na kayo mag-unit analysis. Okay. Ulitin ko, baliktad na naman yan. Pero, 9 times 10 raised to 9, Newton meter square, Newton meter square over Coulomb square. Ito yung K. Times 72 times 10 raised to negative 9. Kasi nanocoulomb square na yan. Bakit square? Kasi equal magnitude eh. So, square na lang. Pwede naman 72 times 10 na negative 9 times 72 times 10 negative 9. Bahala kayo. So, square yan. Over yung distansya ng dalawa. 0.448 meter raised to 2. Yun ang distansya ng dalawang charges over the test charge. Ano yung test charge natin? Yung positive na tinitingnan natin na FBD. 72 times 10 raised to negative 9 pag sinolve mo is E is equal to 3,660 Newton coulomb. So, yun ang ating discussion for today. May tanong pa ba bago ko kayo i-dismiss? Okay, wala na nag tanong. So, class is dismissed and you may now leave.